Welcome to my bed. Beshi, gagawa tayo ng bibingka. Bibingka ang gagawin ko. Konti lang, kalahating kilo lang kasi yung natirang malagkit ko. Gusto ko yung may kulay. Kasi may nakita ako sa post na parang ang sarap yung ano niya, yung biko niya kulay violet. Eh ayaw kong maglagay ng mga food coloring. Kaya ang ginawa ko, bumili ako, naghanap ulit ako ng kamoteng ubi. Yung kulay violet na ubi, nilaga ko. Tapos ito yung gagawin kong pangkulay mamaya. Para maging violet yung ating biko. Yung ating biko mamaya. Gawin is hugasan natin yung malagkit or glutinous rice. Hugasan natin mabuti, saka natin isain. Yung parang pagsain ng bigas din. Hugasan muna natin siya. Ang gagamitin ko is yung non-stick pan para mamaya kapag hinalo-halo ko na, hindi siya madidikit. Hugasan ko na yung ating malagkit saka nating isa lang mamaya. Tapos saka nating ilagay sa ating non-stick pan. Or pwede rin sa kaserola kung may kaserola, kaldero. Kahit saan nyo gustong ilagay. Gusto ko lang kasi dito kasi maano siya, hindi siya didikit talaga. At ang sunod na ilalagay ko is yung dudurugin muna natin yung ating violet na kamote. Dagdagan natin ito kasi kulang siya. Durug-durugin natin. Nag-crave kasi ako, may nakita akong kumakain sa post nila ng biko. Violet yung biko niya. Kaya yon sabi ko, gawa nga ako ng biko na violet. Kaya naghanap ako ng ano, ilalagay ko para magkulay violet. Kasi ako, hindi talaga ako sanay o hindi ko talaga gusto yung mga food color. Gusto ko yung talagang ganito. Ayan, so. Kung may ubi sana, okay. Yung ubi na talagang ginagawang halaya. Sabaga, ito, kamuting ubi. Maganda rin siya. Saka nating ilagay yung gata ng niyog. Yung gata ng niyog or coconut cream. Ito. Ito yung gawin nating sabaw ng ating glutinous rice para malinamnam talaga yung ating biko mamaya. Siyempre, kailangan special. Special yung ating buko dahil ito is handa natin sa birthday ko. Kaya gawin natin konting special. Ito na. Krem na krem talaga. Ilagay natin dito. Yan na yung ating glutinous rice or malagkit. Yan na violet na gata ng niyog. Nilagay ko yung coconut cream. Tapos nilagyan ko ng konting tubig kasi masyadong malapot. Ngayon,
isala na natin sa ating gas stove. At hintayin natin saka nating halo-haloin mamaya para maging biko. Ito na. Balikan natin mga ilang minuto. Time. Habang hinihintay natin yung ating malagkit na maluto, gawa tayo ng latik. Hindi ko lang alam kung gagana yung cream nila dito kasi iba yung gata nila dito eh. Pero itry pa rin natin para meron tayong ilagay mamaya sa ibabaw ng biko. Coconut cream. Hintayin natin siyang kumulo saka natin. Kailangan natin itong halu-haluin mamaya para hindi siya mamuumo. Gawin natin siyang latik. Gagawin natin latik ang ating coconut cream. Ito na yung ating ginagawang latik. Kumukulo na. Ay, sana maraming latik. Sabi nila, hindi ako makagawa ng latik. Maliit lang. Yung parang ang tawag sa Ilocano is managapot. Managapot daw ako. Yan yung sabi nila doon. Hindi ako pwedeng mag-isa ng mantika. Ewan ko kung totoo. Sabi lang yan. Pero kapag naglalatik ako, konti talaga yung latik. Hindi siya marami. Alam mo yung malagkit? Ayan yung malagkit natin. Tignan yung violet po siya. Oh, di ba? Wala akong nilagay na food color dyan. Yan lang, ubi kamote. Nilagay ko dito. Kamote, ubi. Ito kailangan natin siyang halu-haluin para hindi siya sunog. Para may latik. Kasi pag hindi mo hinalo-halo ito, walang magiging latik. Konti lang. Tapos baka biglang matuyo. Para na. Tignan natin yung ating malagkit kung pwede na. Haluin na ito. Smoke brown. Hindi paluto yung bigas. Paluto yung rice.
Tapos na yung ating biko. Malagkit na siya, oh. Hindi na mai... Hindi na siya ma... mahalo. Sobrang lagkit. Ngayon, ang gawin natin naman ngayon is yung ating gata. Yung ating latik. Hindi pa tapos. Kasi isang latang gata ang nilagay ko dito. Pang 400 grams siya. 400 grams ng coconut cream ang nilagay ko. Tignan natin kung gaano karaming latik mamaya. Medyo matagal lang kasi. Habang inaantay nating maging ready yung ating latik, ilagay na natin yung ating biko sa ating lagayan. Ating ano yung ang pangalan nito, yung ating ginawang latik. Konti lang yung kinalabasan ng ating latik. Ito na siya. Pag golden brown na, pwede na. Yung tubig, hindi ito tubig, ito yung nag-coconut oil. Ang daming mantika. Ito yung ating coconut oil. Tapos ito yung ating latik. Pag golden brown na, okay na. Ilagay na natin sa toppings na ating yung biko mamaya. Kailangan brown siya eh. Konti kinalabasan niya. Ang dami kanina to. Kailangan brown para maganda yung texture mamaya ng ating biko. Halo-haloin natin. Ang dami niyang oil. Hindi ko inaasahang magkaroon ng maraming oil. Ito, oh. Ito yung coconut oil na sinasabi. Ito, oh. Ang dami. Wow. Coconut oil. Konting brown lang ang kailangan. Konting brown pa, tapos ready na. Ilang minutes pa, ready na yung ating latik. Kamote.
ito na yung ating latik. Ayan. Ready na yung ating biko. Ito na siya. Ito na yung biko. Ayan. Ready na. Opa. Yeah.